Simula pa po nung Miyerkules, nagre-report mula sa Leyte ang aming reporter na si Micaela Papa. Huli po siyang nakapag-report ng live sa unang hirit bandang alas 6 ng umaga kahapon. Pagkatapos po noon, nawalan na kami ng komunikasyon sa kanya at sa kanyang team. At kaninang alas 4 lang po ng hapon, muli namin siyang nahanap at nakausap. Ikukwento po niya sa atin ngayon ang kalbaryo at bangungot na pinagdaanan niya at ng kanyang team. Micaela, salamat po sa Diyos at ligtas kayo. Jessica, pinakamalakas na bagyo na tumama dito sa lalawigan ng Leyte. Yun nga yung pagkakalarawan mismo ng mga Leyteño dito sa bagyong Yolanda. At isa nga sa pinakanapinsala rito ay yung barangay Baras na nasa may dalampasigan ng bayan ng Palo dito sa Leyte, kung saan natrap nga yung aming team noong kasagsagan ng bagyo. Mag-aalas 6 ng umaga nang magsimulang lumakas ang hangin at ulan sa Baras, isang barangay sa dalampasigan ng Palo, Leyte. Inaasahan namin ng news team na hanggang ganito lang si Yolanda. Ngunit ilang sandali lang. Lumikas kami sa ikalawang palapag ng aming hotel. Ang hangin, masakit sa tengang parabang nakasakay sa eroplano, kumukulok at nakabibingi sa lakas. Ngunit wala palang masisiguman mula sa hagupit ni Yolanda. Naisipan tuloy naming bumaba ulit. Ang hindi namin alam, nilunod na pala ng lampastaong storm surge ang buong unang palapag. Nang bahagyang humina ang hangin pasado tanghali, lumabas na kami sa isang mundong tila nagunaw. Gawa sa kahoy, gawa sa simento, wala na talagang nakaligtas dito sa bagyong Yolanda. Ito buong bayan ng Palo sa Leyte, tila nagbuna na sa mapa. Sa aming pag-iikot, halos 12 bangkay agad ang aming nakita. Mga kumapit sa gate, mga nagtago sa sasakyan. Karamihan sa kanila, mga bata. Si Mark Steven Alba na lang ang nakaligtas sa kanyang pamilya. Yung tubig, pumapasok na sa bahay namin, tapos inanod kami palabas. Nakahawak na kami sa grills dyan ng bintana. Tapos marami kami kasi. Tapos paghampas ng alon, naanod din yung grills sa lakas. Tapos hiwaywalay kami. Pagbalik namin sa hotel, wala na ang aming mga kasama. Ang lahat ng aming gamit, inanod o nalimas na. Lahat ng tao sa aming paligid, hindi alam kung saan pupunta o hihingi ng tulong. Dahil wala kaming komunikasyon sa aming mga kasama sa GMA News, nagpasya kaming maglakad papuntang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dito, nakatagpo na namin si Governor Dominic Petilla at bumiyahin na kami sa 6x6 ng militar at naglakad papuntang Tacloban, kung saan nakita na namin ang team ng kasama namin si Jiggy Manikad. Ang palad ay yung karanasan namin at yung karanasan ni Jessica, yung problema nga dito, yung karanasan namin at yung karanasan ni Mark Steven ay hindi kakaiba. Dahil kahit sinong kausapin mo dito sa Palo, sa Tacloban, ganito ang ikukwento nila. At ang problema nga ngayon ay wala pang natutukoy na particular na lugar na pupuntahan ng mga tao para makakuha sila ng tulong, dahil yung mga mismong evacuation center na itinilaga bago nung magbagyo ay gumuho na rin. At maraming ang casualty sa mga lugar tulad nung Astrodome sa Tacloban City. At nung nakapanayam nga namin si Governor Dominic Petilla kahapon, sinabi niya ang priority talaga ngayon ay i-clear yung mga kalsada, yung main highways at yung bandang airport para makapagpasok na ng relief goods
mula dun sa labas ng lalawigan ng Leyte, Jessica. Okay, Mika, kung pwedeng i-play back uli natin yung itsura nung storm surge, no? Kasi I think yun ang hindi inasahan ng maraming tiga Leyte. Inasahan natin malakas ang hangin, malakas ang ulan, yung storm surge, bagamat nabanggit, mukhang yun ang hindi inakala na aabot sa ganung punto, no? Na I understand yung hotel ninyo ay two stories at umabot hanggang dun sa kisame ng second floor, yung tubig dagat na pumasok na. Tama ba yon, Mika? Jessica, yun nga, ang hindi nga inaasahan ng kahit sino na magiging ganito kataas yung storm surge. Kasi di yung mga nakatira sa mga coastal areas dito sa Leyte, nung aming in-interview, sinasabi nga nila, sanay na sila sa baha, sanay na sila sa storm surge. Pero nakakagulat talaga itong taas ng tubig na aming nakita, hanggang mga 15 feet nga. So lampas tao talaga. Lampas nga doon sa first floor nung aming hotel, Jessica, at yung mga iba naming kasamahan sa media ay nakakapit na sa trusses nung second floor at kahit ngayon ay nilipad nitong malakas na hangin, Jessica. Okay, Mika, pwede mo bang ikwento sa amin paano kayo nakalabas sa ganoong sitwasyon na pagdungaw mo dun sa terrace nung inyong hotel, dagat na pala yung buong first floor at umabot pa yung tubig hanggang dun sa second floor? Jessica, yun nga eh, ang takot nga nung mga tao sa amin nung una, mababagsakan lang kami nung kisame kasi nakita namin nanginginig na talaga yung kisame at yung salamin, yung bintana nung aming kwarto, isa-isa nang nagsisibasagan. So, yun yung una naming nakitang panganib, ang una naming inisip, bababa kami, pupunta kami sa first floor para hindi kami mabagsakan ng gamit. Pagdungaw nga namin, ayun, lampas tao na pala yung tubig. So, ang ginawa na lang namin, Jessica, lumayo kami sa lahat ng bintana, lumayo kami dun sa kisame, nagsiksikan karamihan ng mga tao, hindi lang yung aming news team, kasama din namin yung staff ng hotel. Nagsiksikan kami malapit dun sa hamba ng pinto at dito kami nagstay, dito kami namalagi for majority of the storm, Jessica. Yung iba naman gumawa din, itinayo yung mga kama at ipinatong yung mga mattresses sa ibabaw ng kama, gumawa ng mga makeshift tents para kung sakali may malaglag mula sa bubong, mula sa kisame ay hindi kami matatamaan sa ulo. Actually, yung isa naming kasama dito sa technical team ay nabagsakan ng kisame, pero sa awa naman ng Diyos ay gawa lang sa gypsum board yung kisame, so hindi naman siya na injure, Jessica. At pag hinintay nga namin na humina na yung hangin, humina na yung ulan, at pagkatapos nito doon na kami lumakad palabas at naghanap ng tulong, Jessica. Okay, so Mika, umakyat kayo sa kisame hanggang doon sa bubungan ng hotel, tama ba? Jessica, kami ay namalagi lang dun sa second floor sa kwarto, nagkulong kami dun sa may sulok kasi yun yung pinaka-safe na bahagi. May mga kasama kami sa media na umakyat sa kisame at hindi nga pala ito, hindi ito ligtas na lugar kasi yung mga kasama namin sa ibang media networks, nung umakyat sila sa kisame, napilitan silang bumaba dahil ilang sandali na lang, biglang nilipad yung kisame, linipad yung bubong kasama yung trusses nitong hotel namin. So kung makikita niyo yung hotel namin ngayon, pader na lang yung nakatayo. So parang we just braced ourselves against the wall. Kahit yung bubong ay hindi safe para pagtaguan, Jessica. Okay, and nung pagkaalis nyo dun sa inyong hotel at kayo'y naglakad na paalis, no? Nakita nyo yung maraming patay. Sa tansya mo, Mika, dun sa binaybay nyo, naglakad buong araw ngayon. Kasi hanggang ngayon hindi malinaw. Ang quoted lang is Colonel Andrews of the CAAP na nagsabi na sinabi raw ng tao nila na 100 yung patay na nakita nila sa mga kalsada ng Tacloban. Pero sa nakita ninyo, sa eyewitness accounts ninyo, makakapagbigay ka ba ng somehow, no? Ballpark figure on an estimate kung ilan ang mga kababayan nating nasawi dito sa bagyo at dun sa delubyong storm surge nga na hindi inasahang pupunta dyan sa maraming dalampasigan ng Leyte. Jessica, siguro bukod dun sa nabanggit yung figure na hundreds along the highway mismo, I think at least 100 more ang casualties dito sa aming nakita pa lamang. Kasi sa Palo, yung mga nagkalat sa labas ng iba't ibang bahay, mga siguro nakamahigit 20 kami, halos 30 casualties. Doon naman sa may Tacloban, may mga ilan din daw na nabagsakan doon sa Astrodome. At sa iba't ibang evacuation centers din dito sa Palo, may mga nabagsakan din at
namatay. So I would venture at least 100 more, Jessica. Okay, so kahit pala, Mika, yung mga inakalang evacuation center na pinakaligtas at pinakamatatag na structures dyan sa Palo at kahit sa Tacloban, bumigay dito sa lakas ng super typhoon. Tama yan, Jessica. Ito ang Palo Cathedral sa likuran ko kung saan na nandito nga sila Love Anover kahapon. Yun nga, yung mismong bubong ay lumipad. Yung sa Palo Elementary School, I believe, nagbagsakan din yung ibang parts. Yung Astrodome sa Tacloban City, yung ilang parts around the exterior of the Astrodome ay nagsibagsakan din. So yun nga, wala talagang naka-anticipate nung lakas ng hangin at yung taas ng storm surge na dala nitong bagyong si Yolanda. Kung kaya naman kahit wala talagang lugar na naging ligtas dito sa bagyong ito, Jessica. Okay. Mamaya ipapakita natin yung mga kababayan natin na nandyan sa yung likuran para makita sila nung kanilang mga kamag-anak dito sa Maynila at sa iba pang mga lugar. Kasi wala pong forms of communication ngayon sa buong Leyte. At I understand itong ating satellite na ginagamit po ng aming team, ang ilan lang sa ilan na form of communication ngayon. Kaya pakisabi lang sa mga kababayan natin dyan sa likod mo, Mika, mamaya ipapan natin yung camera, makikita yung kanilang mga mukha para ma-assure naman yung kanilang mga kamag-anak dito sa Maynila at sa iba pang mga lugar na okay sila at ligtas. In the meantime, Mika, how would you describe this experience? Hindi ka rin naman na bago sa coverage ng mga bagyo dahil ilang linggo kang na-stranded minsan sa Aurora. Pero itong bagyong naramdaman, nasaksihan at naligtasan nyo dyan sa Leyte, can you describe to us what kind of an experience is this? Kasi para sa ating lahat siguro, no, ngayon lang tayo nakaranas ng ganito. Umabot ng signal number 4 at lumagpas-lagpas dun sa inestimate na strength ng kanyang hangin, itong super typhoon na Yolanda. Mika? Jessica, yun nga, tama yan. Kami sa media, nakaranas na kami ng mga coverage ng mga bagyo na storm signal number 4. So, meron kaming expectation ng kung hanggang gaano kalakas lang dapat itong storm signal number 4. Nung mga bandang alas 5 nga, nakita namin napakalakas na nung ihip ng hangin. Sabi namin, ito na yung bagyong Yolanda. Ngunit, humigit pa pala yun sa aming expectations. Ang pinaka, yun nga, lahat ng media na aking nakausap kahapon, sinasabi nila, akala nila katapusan na nila. Hindi nila alam kung saan sila kakapit. Kasi even yung various coverages namin before sa mga iba't ibang bagyo, napakalayo dito sa bagyong Yolanda. Hindi namin alam kung paano kami magre-react. At yun nga, lahat ng media, sinasabi nila, ito na yung pinakamalalang bagyo na kanilang nakita. At ang pinakanabigla nga kami, Jessica, yung sumasakit yung tenga namin sa lakas ng hangin. Yung pakiramdam ng nakasakay ka sa aeroplano at sumasakit yung tenga mo, ganun yung naramdaman ng lahat dito kahapon. Dahil nga yung sa sobrang lakas ng hangin, parang siyang very low bass sound na literally masakit talaga sa tenga at makikita mo talaga lahat ng salamin pati yung pader, yung kisame nanginginig. So ito yung mga bagay na nakakagulat sa amin, hindi kami sanay sa ganito na kahit yung mga concrete walls ay napapabagsak nitong hangin. So definitely pinakamalala, pinakamalakas na bagyo na naranasan namin o naranasan ng aking team dito, Jessica. Okay, in fact, Mika, if I can share with you, no, nung isang gabi sa State of the Nation, nung tinatanong ko si Mang Tani, Mang Tani, pakilarawan nyo nga po kung ano ba ang signal number 4. Sabi ni Mang Tani sa akin, nag-hesitate daw siyang sabihin, pero alam niya at that point na malakas ito. Ayaw lang niyang masyadong maging detalyado dahil ayaw niyang manakot ng tao. So ang sinabi nila, yung mabubunot yung mga puno, yung mga concrete, even the concrete, yung mga concrete structures, mapipinsala. Nag-hold back daw siya konti, pero alam daw niya at that point na malakas. Now you can tell us what it was really like. Oh, Jessica, yun nga, bukod dun sa malakas na hangin at malakas na ulan na naranasan namin, yun nga, ang pinakanakatakot dito, para siyang lindol kung saan umuuga talaga lahat ng mga bagay sa paligid namin. Yung mismong hotel na tinutuloy namin na made of concrete, yung pader niya nagva-vibrate, yung salamin ay nababasag mag-isa. At yung mga TV, yung mga lamesa na nasa isang kwarto, pagbaba namin sa lakas ng alon, napakabilis ng alon, ng storm surge, pagkakita namin dun sa mga TV ay nakalagay na sa banyo ng ibang kwarto.
Jessica. At actually, yung sapatos ko nga ay nakita ko sa magkakaibang kwarto ng hotel pagkatapos namin magkalkal. It's really something mahirap siya i-describe kasi it's something we've never seen before. Ayun lang ang nababanggit ko, yung mga physical napansin namin, yung lakas ng hangin, yung minsan yung hangin sobrang sakit na dahil may dala na siyang tubig alat, parang yung ulan tuloy maalat na at yung hampas niya sa mukha mo para ka nang hinihiwa. At yun nga, yung pinaka-noticeable, yung masakit siya sa tenga sa sobrang lakas nitong hangin, Jessica. Okay, Mika. Now, gusto nating bigyan ng pagkakataon yung mga kababayan po natin na nandyan sa yung likuran. Pakisabi lang sa ating cameraman, pati yung ating umahawak nung ilaw, no, para makita ng mga kamag-anak nila na okay sila. Papan lang natin yung camera natin dyan sa yung likuran. Mika? Okay. Pakisabi lang yung mga nasa likuran, ipakita yung mukha nila. Ayan. Para yung mga kamag-anak sa nila Manila, sa ibang lugar. Dahil walang cell sites. Yung mga may kamag-anak sa Manila na gustong ipaabot sa mga kamag-anak nila na okay sila. Kasi wala pong cell sites ngayon, down lahat. Ipapakita namin kayo para mapanood kayo ng mga kamag-anak nyo sa Maynila. Mm-hmm. Hindi sila makapag-text, walang cellphone, walang internet. Tama yan, Jessica. Ito lang ang tanging paraan para yung mangilan-ngilan natin at least, no, may ilan handful dyan sa likuran mo, Mika, na makikita ng kanilang mga kamag-anak. At I'm sure malaking relief ito para sa kanila na makita na okay ang mga kamag-anak nila dyan sa inyong kinaroroonan sa Palo, Leyte. In the meantime, okay na, nakita na, pakita na natin lahat, no? Maraming salamat sa iyo at ingat, yes, kayo dyan sa Leyte, Micaela Papa.